Hey guys, it's me. Hey guys, welcome back to Ate Maymay's channel. Ako po si Chloe. Ako po ngayon ang model niya. Ipapakita po rin niya kung paano po niya tinahi itong suot ko. Okay. Hi guys! Baling, una ko pong ginawa is trinis ko yung polo ko as my pattern. You can use any clothes which is exactly the same sa gusto mong size. Or, you can measure your size. Huwag niyo lang pong kakalimutan na mag-add ng seam allowance. So, ito po ay front part. Finold ko into half yung polo para pag kinat ay symmetrical. After cutting, you should have two pieces of front part. Now, for the back part, ganun lang din but hindi ika-cut into two. Gumupit na rin ako ng panlagay sa loob ng front part para pag nilagay yung bias tape ay hindi mag-fray yung fabric and also para na rin yung raw part ay nakatago. You need two pieces of this for the left and right part ng front piece. So ngayon, mayroon akong 5 pieces of fabric. The back part, the 2 pieces front part, and yung dalawang gagamitin panlagay sa loob ng front part. And the bias tape, which is kinat ko lang din na ang size is 1 inch. So, una is yung isang side ng front part. Put the inner part, fabrics facing right sides together, and then ilalagay sa edge yung bias tape sa pagitan ng dalawang pieces. So, kung nalilito kayo sa sinasabi ko, sundan nyo na lang yung video. After malagay hanggang dulo, is pwede nang tahiin. So, ganito dapat yung kakalabasan kapag binaliktad nyo. Next is yung collar. Trinis ko lang din ulit yung collar part ng polo, but yung corner is ginawa kong curve and binawasan ko rin ng lapad. And then cut 2 pieces of this. Lalagyan ulit ng bias tape yung pagitan kagaya kanina, but leave the bottom part open. Make sure na magkaharap yung tela para pag binaliktad ay nasa labas yung right sides. Now, pwede na natin ikabit yung 2 pieces ng front part sa back part. Tatahiin lang yon yung sa may shoulder part. And then after matahi, ay ilalagay naman natin yung collar part. Patong mo lang ng ganyan and then tahiin mo yung isang side
papunta sa front part gaya ng nasa video. After mo naman makabit, tahiin mo naman yung isa pang side, fold mo pa loob, and then tahiin mo ulit. So, sundan nyo lang yung nasa video if nalilito kayo sa sinasabi ko. So, ganyan dapat yung kalalabasan. So after that, punta naman tayo sa arms. I just raise my polo's arm. And then cut 2 pieces of this. Now I'm adding the bias the same with how I add bias on the collar part. Then, fold mo yung excess part para matago yung raw edges, and then sew. After sewing, you can now add the arms on the project by sewing again. Baka ma-confuse kayo kung bakit naka-pin yung fabrics facing wrong sides together. I'm using the French or the Valenciana stitch para matago yung raw edges and para maiwasan din mag-fray yung fabrics. Alam niyo naman kasi yung ganitong tela, yung mga silk. After that, pwede nang tahiin yung two edges. And I'm still using the Valenciana or the French stitch. O diba ang linis tingnan kapag ganyan yung stitch? Now, we're almost done. For the bottom part, fold inside 2 times and then sew. I already hemmed the inner piece of the front part. Now, time to add buttons and buttonhole. So, alam niyo na siguro kung paano maglagay ng ganito. I also made one for myself. Same process kung paano ko to ginawa. And next na lang yung isa pang part, which is yung short or yung pajama na katerno nito. And you're done! Thank you guys for watching and I hope you enjoyed the video. And thank you rin sa aking model. Please follow her on her TikTok account. And that's it. So, matutulog kami. Bye! Bye-bye! Chicken wing. Chicken wing. Bye-bye guys! Bye-bye!